Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Magandang umaga mga paps, sana magandang inyong araw today. And so today, tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng side moldings para sa Toyota Rush. Ito yung parang accessory na merong added kahit papano safety para sa against dents and the paint ng inyong sasakyan. Ito yung kumbaga mas magandang alternative dun sa tinatawag na door guard. Yung door guard kasi yung edges lang naman ang mapoprotektahan yan. Ito kasi yung halos buong pinto ng front and back is protektado, especially kung may mga katabi kayong sasakyan sa parking na, you know, hindi naman natin nila lahat medyo reckless sa pagbukas ng pinto. Pagka malakas yung bukas, ding yan sigurado sa inyong sasakyan. So today, magkakabit tayo ng side moldings para added protection and also dagdag forma na rin po sa inyong Toyota Rush. Ang ikakabit ko sa Rush ko is yung matte black. Meron din po itong version na chrome. So, depende na lang sa theme na gusto nyong ma-achieve. Ako kasi black and red yung combination na gusto kong makuha. So, kung mapapansin nyo, yung Armageddon grill natin at yung fog lamps is nakadichrome na rin po. So, para madagdagan naman yung sa ibang area, maglalagay po tayo ng matte black na side molding. Okay. So guys, yung ikakabitan natin is itong passenger side. Ang gagawin nyo is punasan nyo to make sure na free from any dust or debris yung pagkakabitan ng side molding. Para siguradong kapit na kapit guys yung yung tape. And then, buksan nyo na guys yung ito. Bubuksan na natin yung ating side molding. So, ang mahaba guys is sa harap. Nalis ko lang yung yung cover ng double sided tape, which is yan, para diretsong dikit na lang tayo. Okay, so sa pagdikit na ito guys, very straightforward naman ang gagawin nyo. So dito sa guhit, susukot kayo dyan ng approximately siguro 1 to 2 centimeters. And then make sure na malapit sa edge yung pagdikit nyo. Pag nadikit nyo na yan, straight naman to guys, kaya didikit nyo na lang yan ng diretso. Papaliwanag ko kung bakit dito natin siya ilalagay. Okay? So yung harap guys, once na madikit nyo yan, sobrang dali na lang idikit ng likod. Kasi may guide na kayo. Natin yung niya. Alisin muna natin yung mga sakit ng tape.
That's true. Last one pala. Sorry. Ayan. So, pag natanggal nyo na, nalinis naman na natin, di ba? Ang gagawin nyo is, gagawin yung guide is yung etong harap. Itatapat nyo lang yun, guys. Press nyo lang ng konti. Ayan. So, tingnan nyo guys. Yan na yung ating side molding. Actually, yung kabila, nakabit ko na. So, ipapaliwanag ko ngayon sa inyo kung bakit dyan natin punesto. So, eto guys yung side molding natin sa driver side. Kaya, dyan natin siya punesto. Yan. Yung sinabi kong approximately 1 to 2 cm is because pagka mas mataas, masagwa na po tingnan, tsaka medyo naka-bend po yan, naka-slant na. So, dapat talaga dyan sa flat. Ngayon, pag masyado namang mababa, mabibit na yung purpose niya. Okay? Tsaka pangit na rin tingnan. So, eto yan guys, kung bakit dyan. So, pagbukas nyo ng pinto, ito yung unang-unang tatama, guys. So, kahit kunyari, sinagad nyo, di ba? Pag sinagad nyo, kita nyo, yun ang tumatama, yung side molding. Di ba? Kumbaga, na-achieve natin yung purpose niya na protektahan yung ating pinto. Siyempre, pagka meron naman din nagbukas, nakatabi nyo, dito rin yan, tatama. Okay? And of course, di ba? Ang forma. And that's it for me today, guys. Sana may natutunan kayo sa video natin today. At kung nagustuhan yung video natin, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe, and you guys are liking what you're seeing, please hit na po yung subscribe button for more videos. And kung meron po kayong request, please feel free to utilize our comment section sa baba. At basta kaya po natin gawin, pipilitin po natin gawin ng video. At kung meron kayong product na gusto pong ipa-review or ipa-test, comment lang po sa baba. Or PM nyo ako sa aking official Facebook account, Makoy Reyes. Yung profile pic ko po doon is yung picture ko. And also guys, for parts and accessories po, kung kailangan nyo, link po sa Shopee store, lalagay ko na lang po sa description section below. Once again, Mark na pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa akin today, and kita-kits po tayo sa susunod na video. Thank you.